it's me again, your Ate Intet, and welcome back to another video. Alam nyo guys, na-miss ko itong umupo lang at saka magsalita sa harap ng camera. Eh kasi nga, yung last video na in-upload ko, ay nakatayo ako. At yung video na yun guys, ay isa sa mga requirements namin sa school. At yun ay ang individual demonstration na video ko. And actually, hindi ko naman talaga dapat siya i-upload sa YouTube kasi gusto ko yung video na yon ay i-private message ko lang sa teacher ko. Isi-send ko siya sa Messenger or sa Gmail. But sad to say guys, ang full video ay hindi masi-send sa Messenger at sa Gmail kasi medyo mahaba siya eh. Kaya kailangan pang i-chop ng video para masend mo siya sa Gmail or sa Messenger. And nag-suggest yung teacher namin na kung may YouTube channel kami, sa YouTube channel na lang namin i-upload yung video, tsaka bibigyan lang namin siya ng link para mapanood niya yung video namin at para ma-rate niya yung video namin. At saka alam niyo ba guys na gustong-gusto ko na talagang mag-vlog pag start pa lang ng home quarantine. Pero naging busy ang inyong ate girl guys, kaya hindi ako nakapag-vlog. At ngayon na wala na akong ginagawa dahil tapos na ako sa mga requirements ko, napasa ko na lahat, at saka free na ako ngayon, magagawin ulit akong content para sa inyo guys. Okay, so for today's video guys, ang gagawin natin ay mag-Q&A tayo. So, nag-ask ako sa mga Facebook friends ko ng mga serious questions. But, meron talagang mga tao na hindi seryoso sa kanilang buhay guys. Pero okay lang yun. Sasagutin ko rin naman ang mga katanungan ninyo. Pero pipiliin ko lang ang sasagutin ko. Okay guys, bago ko sisimulan ito, ang mga questions pala ay halo-halo. May English, Bisaya, at saka Tagalog. The first question from Mark Anthony Irad. Muiyak pa ba Japon kag awayon sama sa elementary dayon butugan sa mama? Grabe to, Ed. Siyempre, mga dalagat, binata na tayo. Ay, mali. Siyempre, mga dalaga na tayo. Kung aawayin mo man ako ngayon, siyempre, hindi na ako iiyak, no? Dalaga na ako. At saka, alam ko na kung paano i-handle ang sarili ko. Kaya, hindi na ako magsusumbong sa mama ko. Yun, yun. I can handle myself now, right? Okay, so second question. Isinulat ko lang pala yung questions ko dito sa papel guys kasi yung cellphone ko ay gamit ko pong video. Okay, so next question ay from Mary May Bayotas. Nganong mo chat manjud og laing bayi basta mag-away? Okay, based on my observation lang ha. Baka gusto niyang mag-chat ng ibang babae kasi gusto niya ng ma-comfort o gusto niyang ma-comfort ng isang babae. Pero, alam niyo boys, pwede namang hindi kayo mag-chat ng ibang babae. Pwede namang kayong mag-chat sa mga tropa niyo. Or may iba naman din dyan na nag-chat ng ibang babae kasi nanlalandi. Kaya huwag kayong ma-offend boys ha. Totoo yung sinasabi ko. Baka hinahanda niya lang yung babaeng chinachat niya para maging reserba niya pag naghiwalay kayo. Yun. Sorry ha. Pero sinasagot ko lang yung tanong mo. So, third question from Rona May Binjola. There's so many reasons to give up. Why you keep on fighting? Okay. Tama ka, Nangga. Marami talaga rason para mag-give up ko sa buhay. Pero, pinili ko pa rin magstay or pinili ko pa rin i-fight yung life ko. It is because I know that ang lahat ng mga pinagdadaanan ko ay trials lang na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. At tinitest niya lang tayo kung hanggang kailan ang ating makakaya sa buhay. At pinili ko pa rin mag-fight sa life ko dahil alam ko na meron pa akong pamilyang naghihintay sa akin in the future. Nandyan pa yung mama ko at saka yung papa ko, yung mga lola ko. Sila lahat nandyan pa para sa akin. I always keep on fighting even though ang hirap na. Okay, next question ay galing kay
J. Rubio. Ngano mangita pa man jud ang laki og lain maski na anay uyab. Okay, so ano ba naman tong mga tanong niyo? Puro love life. Ngano mangita pa man jud ang laki og lain maski na anay uyab. So baka naghahanap yung lalaki ng ibang babae kahit may girlfriend siya. Baka para sa kanya, hindi pa enough yung girl niya para sa kanya. Baka may hinahanap pa siya na wala sa kanyang present at gusto niya sa future niya. At gusto niya sa future mahanap na niya. Baka yun. Hindi pa enough yung girl para sa kanya. Okay, gets mo, Jay? Okay, next ay galing kay Dexter Nazara Solatorio. Nganong pirmi kong biyaan? Ouch. Et hindi naman sa gina-judge kita. Sasagutin ko lang yung tanong mo. Bakit palagi kang iniiwan? Baka yung mga naging karelasyon mo, baka naisip nila na ay hindi ka deserve para sa kanila or hindi ka deserve para sa kanilang love. Kaya huwag kang ma-offend. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Baka may hinahanap pa sila na hindi nila makita sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala kung parati kang iniiwan. Ang dami mo pang chance, mga bata pa tayo eh. Kaya laban lang at laban. Okay, next question galing kay Jed Asari Balayong. Hay, kusog magbinuang ang babae or ang lalaki? Okay, Jed. Hindi ba namang klaseng tanong to, Jed? Bakit mo pa tinatanong to? Alam ko naman na alam mo na ang sagot. De, char lang. Base sa aking observation, guys, feeling ko mas malakas magloko ang mga lalaki. Pero hindi ko naman sa hindi naman sa nilalabanan ko yung side namin ng girls ha. Kasi base sa aking mga na-experience noon, char, ang mga lalaki talaga ang hilig magloko. Kahit na yung iba may jowa na ng bababae pa rin. Di ba panuloko din yan? Pero hindi naman natin mabiblame ang mga lalaki. Pero meron din namang mga babae na malakas maloko. Pero wag naman natin i-judge agad yung mga tao kung nagloloko ba siya o hindi. Base yan sa experience nyo, guys. Kaya hayaan na natin sila kung magloko ba sila o hindi. Okay, next question ay galing kay Brea Catalan. Manong naamay taong mamiya? May grasya. Hugot ka na naman ulit. Manong naamay taong mamiya? Grasya, hindi naman natin pwedeng ipagpilitan yung sarili natin sa taong ayaw na sa atin, diba? Sure. Alam kong naranasan mo na yan, Brea, na iniwan ka ng taong mahal mo. Char. Pero, wag kang mag-alala. Maganda ka. Madami pang taong mas deserve ng pagmamahal mo. Tandaan mo yan. Next question ay galing kay Cherry Respito Portal. Where did you first met your boyfriend? Actually guys, yung boyfriend ko, same school kami from first year high school up to senior high. So nakilala ko tong boyfriend ko sa kantin ng mama niya. Kasi sa kantin ng mama niya, diyan ako nagtatambay kapag wala kaming pasok. At minsan, iniiwan ako ng mama niya at ako ang nagbabantay sa kantin nila. Kaya yun, sa kantin kami unang nakakilala ng boyfriend ko.
Okay, next question ay galing kay Jericho Dan. Bakit lahat na nagseseryoso sa pag-ibig iniiwan? Oh, sakit naman yan. Okay, so, hindi naman sa lahat ng tao na nagseseryoso sa pag-ibig ay iniiwan. Baka, based on your experience lang yan, kasi seryosong-seryoso ka sa jowa mo. Eh baka, dahil sa pagkaseryosong mo, baka nasabi niya sa sarili niya na, ay, bakit sobrang seryoso naman ang taong ito? Baka hindi nag-fit yung, ano nyo, anong tawag dun? Yung ugali nyo sa isa't isa, kaya ka iniiwan. Pero huwag kang ma-offend ha, sinasabi ko lang yung totoo eh. Kaya move on ka na sa, alam ko na hiwalay na kayo ng boyfriend mo, pero huwag kang mag-alala dahil marami pa naman diyang iba. Baka makahanap ka rin ng inyong forever. Aja, fighting! Okay, next question galing kay Justin Simbahon. Who is your role model in your life and why? Okay, so ang role model ko sa aking life, syempre ang aking mga magulang. It is because my parents show their love to me and they give quality time to me always. And yes, my parents also teach me to become a successful person someday. And ang mga magulang ko ay pinalaki ako na may respeto sa kapwa-tao at higit sa lahat may takot sa ating Panginoong Diyos. Next question galing kay Lani Ligan. What caused your previous breakup? Actually, I really don't know what is the real reason why we broke up. Kasi, hindi ako yung nakipaghiwalay, guys. Yung ex-boyfriend ko yung nakipaghiwalay sa akin. At hindi ko talaga alam kung bakit siya nakipaghiwalay, guys. Saan ba ako nagkulang? Dami kong tanong noon, pero iniisip ko na lang na baka nagsasawa na siya sa akin, kaya siya nakipaghiwalay sa akin. But I don't care na, guys, kasi masaya na ako ngayon dahil may bago na ako, at alam ko rin na masaya na siya dahil may bago na rin siyang girlfriend. Kaya move on na tayo, guys. Matagal na yun. 3 years na ata. Okay, next question galing kay last question na pala ito, guys. Ang galing kay Rona May Binjola ulit. You are in love with someone, right? Then what if that someone will find another that is better than you? What will you do, then why? Grabe. Thank you for this wonderful question. Pang beauty queen naman tong tanong mo, langga. Okay, so, yes, of course, I am in love with someone right now. And kung makakahanap man ulit siya ng bago na masigit pa sa akin, ang gagawin ko lamang ay i-let go ko siya, syempre. Bakit ko siya i-let go? Kasi guys, kung mahal mo ang isang tao, i-let go mo siya. Eh para sa akin, mahal ko siya. At kung makahanap man siya ng ibang tao na magpapasaya sa kanya, aayaan ko siya. Kung saan siya masaya, guys, masaya rin ako. Diba? Yun yung sinasabi ng iba. Kung mahal mo ang isang tao, kung saan siya masaya, masaya ka rin para sa kanya. Hindi ko ipipilit yung sarili ko kung ayaw na niya talaga. And learn to let go and move on na lang. Pagkatapos mo move on, bumuo ka ulit ng ibang memories or start a new life ka ulit. Yun lang. Okay guys, so that's it for today's video and I hope nga nasagot ko yung mga tanong nyo, guys. Eh, hindi ko alam kung tama ba yung mga sagot ko, pero bahala na kayo. Intindihin nyo na lang yung mga sagot ko, guys. And if bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the bell button beside it para ma-notified kayo if ever na may bagong release akong video.